Don't forget to like and subscribe my channel. Click nyo na yan! Click nyo na! Hi everyone! This is Ayen. And for today's video, pag-uusapan po natin yung turnover ng unit ko or kung na-turnover nga ba yung unit ko under Epic Home. So, sit back, relax, and enjoy watching! So, sa mga nakasubaybay po sa aking greenhouse journey, ang aking last uploaded video about sa unit ko is last 6 months ago. And nung nag-final inspection po ako is September 25, 2021. Doon po sa video ko, hindi ko pa din in-accept yung unit. May mga for repair pa talaga hindi ayos. Again, yung process ko is para sa mga future homeowners or sa mga homeowners na hindi naman nagmamadali. Hindi ako nagmamadali pero medyo alarming na kasi matagal na, sobrang tagal na po ng aking hinintay para ma-turn over yung unit ko. Ang aking last final inspection is noong September 25, 2021. So ang aking term sa susunod na visit ko is follow-up final inspection at nangyari po iyon noong October 9, 2021. And that date, nagdala na po ako ng karting pera. Ayun, nakita naman niya yung whole unit, okay naman. Kung makikita niyo kasi sa video, di ba, parang medyo yung unit is may patche-patche. So, sa kanya naman is hindi naman daw big deal yun. Since meron naman akong plano na pinturahan yung buong unit. So, hindi siya big deal. Nakita niya lang is yung harap. Natapatan po kasi ng poste yung unit ko. Dalawang poste po yung tumapat. Poste, nalagay ng mga metro ng kuryente. At ang Meralco post, which is doon nakalagay yung transformer. Yes, guys! Kapatan siya ng dalawang poste at may transformer pang tumapat. So, hindi ko kayo mabibigyan ng tip about dun sa mga poste dahil super random yung pagkaka-place. During reservation, hindi mo makikita yung plating ng poste. Then, nag-ikot din ako sa mga block. Ang random talaga ng mga, ng plating. Mapa-inner ka, mapa-corner ka, matatapatan ka talaga. Pero, isa lang yung napansin ko na kadalasang matatapatan is yung mga gitnang unit. Yung isang poste ng metro is nakalean siya eh. Kumbaga naka-side siya ganun. Sabi niya, wala namang magiging problema kung mag-extend ako ng aking ground floor. Ang magiging problem ko is yung second floor, which is kung maglalagay ako ng terrace. Yung space na kinain ng pagkakalean ng poste is maapektuhan yung second floor ko, syempre. So, ni-raise ko naman kay Admin. The second one is yung Meralco post. Wala namang naging problema sa pwesto ng poste. Ang naging problema ko is yung guy wire. Kung kayo ay familiar dun sa guy wire, di ba yung poste ng Meralco, tapos meron siyang parang alambre na nakabaon. Kung hindi ako nagkakamali, parang ground siya, ganun. Unfortunately, nakapasok sa property ko. Hindi kami hati yung kabilang unit. So, dapat nasa gitna lang talaga siya. Pero hindi, nakaganyan siya. For example, eto. For example, ito yung guy wire. Ayan ah, ang ganda pa. So, makikita nyo straight, ba? Diba? So, imagine ninyo, ito yung unit ko, ito yung kabilang unit. So, dapat straight lang siya. Straight na sa ilong ko. Ayan. So, dapat ganyan siya. Pero, ang nangyari, pa ganyan. Kita nyo guys? Ayan. Ganyan yung guy wire. Tapos, ito yung poste. Ganyan. So, kita nyo, dapat pa ganyan siya. Diba? Makaganyan. So, possible naman, i-sandwich if ever na maglalagay ako ng padel. Pero, ang magiging problem ko is nakalawit siya. Nakalawit siya. Nakalalawit yung dito, yung dulo. Kasi nga, hindi kami naging hati. Mas lamang yung pagpasok niya dun sa property ko. So, yun yung naging isa sa mga concern ng aking contractor. So, yung carpintero na dinala ko noong October 9, siya na din kasi yung bala kong kontratahin dun sa unit ko. So, kaya pinapunta ko na siya. Yun lang yun naman yung nakita niya. Then also, yung grass sa harap at likod, hindi din nila iyon nalinis kasi nagkamali sila. Papakita ko yung actual video noong October 9, ang aking follow-up final inspection. Hello guys! Ayan, so nag-follow-up inspection ako today. So ano, nag-final inspection ako noong nakaraan, linggo, di ba? So ang dami kong pinaayos. Etong CR, kung makikita niyo. Ayan. So, pinalitan nila ako, di ba? Ang ganda. Pero tingnan mo. Look. Oh. Di bumubukas. And, hindi pa rin nalinis to. Ayan. Pero guys, tingnan nyo. Linis ang kabilang unit. Oh. So, it means nagkamali sila ng lilinisin nila. Hewan ko ba? Ayan.
Nagdala ko ng carpentero dito. So far, sabi niya okay naman yung unit. Noong una kasi medyo na-bother ako dyan sa mga patsi-patsi na yan. Pero sabi niya, pag naman kinulayan yan, wala naman na yan. So, parang lang magandang tignan kasi ang dami niyang crack noong una. Then, sa taas, wala naman akong naging ganong issue. Pero, ayun, meron nga butas doon. Pero, ang naging talagang major issue ko kasi hindi nadamuhan. Sira yung sa bathroom area, and eto. Yan. Pasok sa akin to. Ayun guys, babalik ulit ako sa admin office para itanong lahat ng mga nakita ng aking carpentero. Nakita niyo yung video ng aking follow-up final inspection. While waiting kasi dun sa schedule ng follow-up final inspection ko, nagtingin ako ng mga reviews. Meron akong isang nakita na video na nagkaroon siya ng problema sa drainage siya. Pero, ito is nagawa na nila yung buong unit. I mean, na-renovate na nila, napa-extend na nila. Naging problem is, nagbara yung unit nila, pinabungkal ulit nila. Kaya ang ginawa ko is, so, nagpasa ako ng request kay admin para doon sa pagbubungkal ng drainage. Pwede niyo sigurong gawin yun kung nakapag-final inspection kayo para ma-check nyo. Kasi gastos yung nangyari doon sa isang unit na yun na napagawa na nila tapos pinabungkal ulit nila para lang ma-check. Ang naging problem is hindi siya nakatap doon sa main drainage. Kung tama yung mga term na ginagamit ko, hindi siya nakatap. Kaya ang nangyari, nagbabara yung sa may lababo, yung sa may CR. Very common ang naging problem na ito sa epic home. Kaya as much as possible, gusto ko habang hindi ko pa tinatanggap yung unit is magawa na yung mga dapat gawin nila. Pasa ako ng request letter for check up and repair ng drainage in case nasira pagkatapos nilang bungkalin. Then, separate letter naman for the post na nakalin at saka yung guy wire. Hello! Nandito ako ngayon sa admin office ng subdivision. Nagbigay ako ng letter. Ayan. Isang request for drainage check-up. Saka, yung sa request ng Meralco post. Kasi nga, di ba, yung Meralco post is nakaharang sa unit ko. And then, yung drainage, since sabi nyo nga, may mga issue about drainage. So, tinry ko na din siyang i-request. Na okay, nag-okay naman si sir dun sa admin office na magbasa ko ng letter. So, try natin. Kasi October 9 yung last visit ko and November 12 ngayon, almost 1 month ako naghihintay. And sana sa susunod, meron akong bagong update. Yan! Thank you! After kong magpasa ng request, binigyan ako ng schedule date ng December 11. Then, ayun, wala naman kaming napala nung December 11. Sinabihan lang ako na kasi hindi daw magawa. Tumapat din talaga na pandemic. At that time, medyo nagtumaas din yung cases. Kaya nagkaroon na medyo limited manpower yung admin. So, ayun, nag-send sila ng picture. Ito yung picture. Ayan. Binungkal nila. Then, para ma-check kung nakatap. Then, sinure ko din kay admin. Nagtanong ako kung nakatap. Nakatap naman daw. At ginawa daw nila dyan is, sinundot nila yung bawat mga pipe dun sa ilalim. Para ma-confirm nila if talagang tumutugon siya doon sa labas ng drainage. Iyon ang pagkakasabi. Ang aking option is to remove the actual post. Yun yung nasa letter ko. Pero medyo matrabaho kasi kapag tinanggal. Costly yung time na hihintayin ko. I decided na kahit na iusod na lang, since nag-ikot naman ako, madami naman din may unit na gano'n na natapatan sila ng poste din. Sinandwich na lang nila yung guy. Ayun nga, medyo naiinip na din talaga ako kasi ang tagal na yun, since 2018, 2019, 2020. It's 4 years. So, sinabi lang nila sa akin, 3 years makukuha ko na. Pero 4 years na po yung nagdaan. Hindi ko pa din nakukuha yung unit. Noong December 11, wala naman kami na pala. Hindi naman nila nagalaw yung unit. So, nagkaroon kami ng agreement ni admin na sana for the first quarter ng 2022 is makuha ko na or ma-turnover na sana sa akin yung unit. Cleared na lahat. But, tapos na po ang first quarter. Until now, hindi pa din ako nakakalipat. Although, naayos na nila yung drainage. Ayun nga, nagpasa ng picture. Naayos na din nila yung yung poste ng mga metro. Naayos na din nila yun. Ang naging problem ko na lang talaga is driver. So, nag-research naman ako. Matagal na proseso kasi talaga yung pag-aayos nung Meralco post. May mga possibilities na sa property owner pa, machi-charge yung pagpapatanggal. The good thing guys is hindi ko pa talaga in-accept yung bahay. Wala naman akong magiging sagutin. Yun din yung naging point ni sir na buti hindi ko din pa natatanggap. Ang last update sa akin ni admin office is April 27. Sabi niya, by Saturday daw, as per engineer, nakaschedule na na ma-finish yung guy wire. If you watch my other videos, lalo yung unang video ko,
yung nag-share ako about sa pagpili ng bahay, kung anong dapat mong gawin. Very helpful talaga yung tip ko na sumali kayo sa iba't ibang FB group ng mga developer. Kasi doon yung makikita talaga yung mga reklamo ng every subdivision. Guys, kasali ako sa iba't ibang subdivision and they have the same arguments. They have the same complaint. The drainage, aso, kapitbahay, the guards, yung security, isa. Kasi, siguro kasi yung mga sinalihan ko is, ano lang eh. Hindi ko sure kung nasang category si Apex. Yung mga nasalihan ko is yan, kapantay lang ni Apex. Kaya medyo nagkakaroon ako ng relief na, okay, hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito. Marami. Naisip ko kahit lumipat ako na ibang developer, mararanasan at mararanasan ko to. Kung ibibase ko sa budget ko. So, mararanasan at mararanasan ko to. Kaya guys, sa inyo na gustong kumuha ng bahay or nagbabalak, panoorin yung first video ko. Nandoon talaga lahat. Epic Homes! Gusto naman, sana ibigay nyo na. Gawin nyo na yung trabaho nyo. I am very thankful sa admin, but may mga kulang. And hopefully, talaga, this year, makuha ko na yung unit na matagal na namin pinakahihintay. And sa mga bagong subscriber ko po, yan, nasa 488 subscribers na po tayo. And maraming salamat sa inyo sa pag-follow nyo sa akin. Hindi ko man kayo masagot sa comment section dahil yeah, sobrang busy, wala akong time mag-edit. Itatry ko na every Saturday or every Sunday makapag-upload ako ng video. And guys, thank you for watching at salamat. Salamat. Sana nagustuhan niyo yung video ko at sa mga susunod kong video, sana supportahan niyo pa din ako. And thank you sa aking 488 subscriber. Masaya-saya kaya, parang every time nag-notify yan, may bagong subscriber. Anyways, thank you guys! Click nyo na